Good day guys, so today's video is i-repaint natin yung cover ni fake XRM na si SRM. So after ko siyang i-paint yung fairings, i-repaint ko rin yung body chassis niya, yung mismong frame ng katawan ng motor. So dun tayo sa video nung pag lilinis ko dun sa mismong fairings ng motor. So ito guys yung fairings ng motor natin. So pipinturahan ko siya ng samurai na black. So bago tayo magpintura, lilinisin ko muna to. So tatanggalin ko tong lumang kulay niya na pink, lilihain ko. Pagkatapos i-repaint ko siya ng itim. So ito na siya guys. So napinturahan ko na. So hindi ko na pinakita yung process ng pagpintura kasi masyado ng common. Marami na kasing nag-upload ng video kung paano mag-paint ng fairings. So ito na siya ngayon. So tatlong layer yung coat niya. Tapos isa lang yung gamit ko na. Wala akong primer, wala din akong yung clear coat na layer, yung pangpatong yung pinakahuli. So hindi naman to masyadong makapal. Kasi meron pa akong paggagamitan nung naging sobra dun sa samurai paint natin. So pinapatuyo ko muna, patapos kakabit ko na dun sa motor kung magiging maganda ba yung kakalabasan. So ito na siya guys, na-repaint ko na yung body ng motor, tapos yung fairings kinabit ko na din, tapos ito na yung harap ng motor natin. So RS na hundang Honda na yung itsura niya. So meron din akong nabiling second hand na Manabella, yung original siya ng Honda, yung sa pang RS talaga. Kaso nga lang medyo tabingi, so okay lang, hindi naman masyadong halata. So nilagyan ko rin siya ng sticker para medyo gumanda siyang tingnan. Tapos yung fender, so actually yung magiging concept nito is medyo may pagka street bike siya na tie. So yan, madami pa akong balak palitan. So itong dito sa may throttle, so papalitan ko pa, or siguro i-repaint ko na lang. Tapos bibilhan ko siya nung dito sa may panel gauge natin. So bibilhan ko to. So baka next week pupunta ako nung city, so makabili ako doon. Tapos ito na yung mismong frame ng motor. So kung dati kulay puti, so ngayon ni-repaint ko na siya. Tapos dito naman sa may butterfly, so meron akong nabiling T-post, so papalitan ko siya ng bago kasi mas maganda siyang tingnan dito kasi madami ng yupi-yupi. So papalitan ko yan, and then lilinisin ko yung mga wiring. So babalutin ko ulit ng bagong tape. So look wise naman, parang ang laki na rin ng pinagbago niya mula nung una ko tong sinimulang ayusin. So yung upuan is Mickey Mouse, so papalitan ko yan. And then yung head natin, siguro lilihain ko yan para kumintab. Ayan. So ayan na. Medyo naging motor na siya guys. Panel gauge na lang yung
medyo kulang dito. So pag nabilhan ko na yan, okay na. So bala ko rin siyang bilhan ng batok ng pang RS para gumanda, gumanda ganda siya ng kaunti, kasi kulang na kulang yung fairings niya dito lang sa may bandang likod, tapos nakakat pa. Kaya bala ko is bibilhan ko rin to ng bago. So siguro pagka may pera na, kasi ngayon taghirap, naka-quarantine kasi dahil dito sa COVID. So yan lang muna guys. Ang next kong sasabihin is yung sa brake. So yung brake natin is drum brake dito sa likod. Kinonvert ko siya ngayon. Wala na siyang brake pedal, dito na siya sa kamay. Para na siyang clutch. So instead na magpakabit ako ng clutch na lever na mamamahalan pa ako, kasi bibili pa ako ng clutch kit nun, tapos yung crankcase na pang pwede siya sa clutch. So ginawa ko na siyang handbrake. Tapos pagka napagawan ko na siya ng pang front brake dito sa kabila, so bagay na bagay na. So pwede ko na siyang bilhan ng ibang uri ng lever. So yun lang guys, basic update lang to. So pagka nakaipon-ipon na, so madadagdagan tong upgrade ng motor natin. So yun lang, ride safe. So ingat tayo dun sa virus. Stay safe lahat.